Capricorn, alamin natin kung ano itong mga blessings po parating sa'yo ngayong May. This is another collective reading, guys. So, maaaring hindi mag-resonate para sa lahat. Kunin nyo lang ano yung tumutugma para sa inyo. Crosswatchers, no, kahit hindi ikaw si Capricorn, as long as nakaka-relate ka dito sa reading, you are also welcome. And for those na gusto ng free yes or no reading, no, to be announced yan tuwing magla-live ako, YouTube, Facebook, or TikTok. At para dun sa gusto ng private personal reading, paki-like and follow yung aking Facebook page. Dun po kayo mag-PM yung link at details nakalagay sa description ng ating video. So, bago natin umpisahan, no, mag-cleansing muna tayo. Tatlong sounds, no? Okay. So, ayan. Tignan na natin. Capricorn. Ano ba itong mga blessings na paparating sa'yo ngayong May? Meron ka ditong Moon Lore, Ebb and Flow, Let Your Body Move, wow, Dance. All That Glitters, wow. So, meron divine guidance para sa inyo. May divine intervention ngayong May kasi meron kang deep knowing, no? Maaring masyado kang in-tuned ngayong May sa guides mo, no? Sa spirit, sa Holy Spirit, no? Masyado kang in-tuned. So, very sensitive ka, very receptive ka doon sa mga messages na maaring ma-receive mo from your guides, from your angels, no? Wow, all that glitters. So, finally, mas ano na kayo ngayon, mas kumbaga, mas ma-appreciate nyo yung mga bagay-bagay, hindi lang dun sa mga sa panglabas na kaanyuan, no? Mas magano kayo eh, mas magfo-focus kayo dun sa malalim, hindi yung kung ano lang yung nakikita ninyo, hindi lang sa material, hindi lang dun sa nakikita ng mata. Okay, so mas magiging malalim yung appreciation ninyo ng mga bagay, or hindi lang sa bagay, no? Sa mga pangyayari or situation, pwede rin sa mga persons around you. So, mas ano kayo ngayon, mas mas magiging malalim na yung understanding ninyo, yun nga yung sinasabi ko kanina, no? So, yung iba sa inyo dito, magiging ano, very energetic kayo. Yung iba sa inyo dito, parang literal na sumasayaw kayo. No, meron kayong dance dito eh, Let Your Body Move. No, so parang ano, mafi-feel niyo yung energy na nagfo-flow sa inyo, and gusto ninyong i-express 'yan. Kung ano man 'yan, yung mga energy na 'yan, positive na energy na 'yan na kailangan yung i-express, no? So, yan. Isa sa mga blessings ninyo is itong gratitude, no? So, kung paano nyo i-view yung sarili ninyo, gano'n nyo ka-accept itong mga blessings na meron kayo, gano'n nyo katanggap, 100% without filter itong sarili ninyo. So, ito eh, may kinalaman about energies, gratitude, no? Parang merong very positive, very strong energy pulsating through you na kailangan mong i-express, no? So, iba sa inyo, literal, gaya yan, sabi ko, literal na you are dancing kasi ramdam na ramdam ninyo yung joy, yung kakaibang glow up eh, kakaibang parang
mataas na kind ng energy flowing through you, no? So gratitude isa yan. Pagiging confident, oo, pagiging thankful and grateful sa kung ano meron ka, no? Hindi lang sa sarili mo. Hindi, kumbaga, hindi lang sa physical, no? Hindi lang sa sarili mo, pati kung ano man yung mga blessings na meron ka. So yun, para kang isang beacon na nagpupulsate ng positive energy itong May. Okay? Kung ano man yung energy na yan na nagpo-flow sa'yo, very positive energy na yan, kailangan mong i-ano yan, express, no? Or gumawa ka ng action na ano na kung ano man yung bagay na yun na gagawin mo na ma-express mo itong positive na energy na to na nag-overflow sa'yo, no? So moon lore is yung mga natural cycles sa buhay natin, no? So, iba sa inyo, isa sa mga blessings ninyo is yung pagiging grounded ng mga ng energy and spirit ninyo na you will be able to accept it bawat ebb and flow, no, bawat cycle na dumarating sa buhay mo. And it's also a period na maring mag-manifest ka eh, no? Mag-manifest ka na kung ano man itong gusto mong bagay na ma-achieve or mag-materialize, no? So kung ano man, kung meron ka mang mina-manifest, possible na, ano, na mag-materialize yan ngayong May, kung ano man yung mina-manifest ninyo. Capricorn. So, isa pang indication niyang moon lore pagiging in harmony, no? Or magkakaroon ng or merong magandang kumbaga magiging very harmonious yung ano yung mga bagay-bagay sa buhay mo. So, maaaring itong May, no? Yan yung imamanifest mo, yan yung magmamaterialize sa'yo, or magiging very harmonious yung mga bagay sa buhay mo, relationships, so kung ano man yan. At kung ano man itong mga minamanifest mo, kumbaga magpo-flow ng natural sa'yo, eh, yung energy, eh, and yung abundance and creativity, isa pa yan, no? So parang merong gaya nga ng sabi ko, merong pulsating energy sa inyo na ano na nagfo-flow sa inyo. So yun yung i-manifest ninyo, no? Yun yung i-express ninyo. So maaaring creativity, abundance, kung ano man yan na minamanifest ninyo gaya na sinabi ko, maaaring magmaterialize yan ngayong May. So, ito, nabanggit ko na yan, no, yung dance at saka ito. So, deep knowing, no, yun nga yung sabi ko, divinely guided kayo. So, kung ano man yung mga, baka iba sa inyo dito, very sensitive kayo, meaning, mataas yung intuition ninyo, or mafe-feel ninyo somehow, no, mafe-feel ninyo very evident itong May na divinely guided lahat ng ginagawa nyo. Kasi parang yun nga sabi ko nga eh, may harmony sa lahat ng bagay na gagawin mo. And merong isang malakas na energy, very positive energy na mararamdaman ninyo na ito yung gusto nyo gawin and gusto nyo i-express, no? So yun. Isa yan. So, maaaring may mga signs, symbols, or messages na marireceive kayo
from your angels or your guides, no, this May. So, ma-feel ninyo yan kasi magkakaroon kayo ng very strong feeling tungkol dun sa bagay na yun. Kung ano man yun, no. Tingnan naman natin kung ano tong mga messages na ito, ay mga blessings na ito, no, sa love life ninyo naman ngayong May. Romantic feelings. Your feelings are worth, oh, di ba? So, dito pa lang eh, sa love life ninyo, may mga energy na dito eh. Eh, may romantic feelings were really worth exploring. So, yan. Gaya ng sabi ko, itong mga energies na ito na overflowing, pulsating through you, kailangan nyo i-express yan. No, kailangan nyo mag-flow. So, yan. Iba sa inyo dito, maaaring itong mga feelings ninyo. Ano nyo na yan? I-express ninyo dito sa person na ito, no? So, it's either ikaw na mag-express or ikaw yung makaka-receive niyan, no? Yung mga yung energy na yan, yung romantic feelings na yan, maaaring magkaroon ng ano, kung hindi pa umaamin itong person na to, malay nyo, this May, no? Sabihin niya sa iyo itong mga feelings niya para sa iyo, no? So, this could be the one, o di ba? May sinasabi pa dito. Parang ito na daw talaga yun, yung tamang person para sa'yo. You've already met the romantic partner you seek. So, okay. So, maaaring ma-reveal yan sa iyo. Magkaroon ka ng sign, eh, dito sa deep knowing mo, gaya ng sinabi ko. So, pay attention dun sa mga signs, sa mga symbols na marireceive mo, sa intuition mo, no? Kasi maaaring dito sa iyong love life, no, sinasabi na kung sino man daw yung person na yan, maaaring na-meet mo na siya, kilala mo na siya, no? Maaaring yan, malay mo, kung ito may current relationship ka, baka siya na yan, di ba? So, yan. So, yan sa mga ano, blessings na matatanggap mo this May. Capricorn. Tignan pa natin, baka may additional na mga ano pa. Pahabol ng mga blessings dito sa tarot cards nyo. Hindi ba? Meron kang marireceive na blessing talaga. Ayan o. May mag-aabot sa'yo ng blessing. Human man yan or hindi. No? Divine, galing man yan sa divine or sa tao. May marireceive ka na blessing. Ayan. Isa pa na feel ko nung nakita ko dito, no, ma-achieve mo na yung happiness. Itong happiness na, totoong happiness na hinahanap mo. Isa yan sa na-feel ko nung nakita ko to, no. Meron something dito, sabi ko nga tao man yan or hindi, magbibigay sa iyo ng happiness din, no. Kung ano man yung happiness na you are seeking for, mukhang ipagkakaloob sa iyan ngayong May. Kung merong earth sign energy dito, Taurus, Virgo, Capricorn, merong maaaring may maka-encounter kang ganyan, maka-deal. Meron ding fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, no? Okay. Iba sa inyo dito, nahanap ninyo na kung ano tong inspiration ninyo. No? Meron something na darating sa inyo, etong May, na magbibigay sa inyo ng matinding inspiration. Pwedeng tao yan, ah. Okay? Siya talaga yung magiging inspiration ninyo. Romantic man yan o hindi. No? Meron. Meron ditong susulpot sa inyo sa May na ito yung magbibigay sa inyo ng matinding drive, matinding inspiration para gawin kung ano man yung gusto nyong gawin. No? Isa siyang malakas na force na mag-ano sa'yo, na mag-flow sa'yo para ma-inspire ka, para ma-excite ka, ma-inspire ka, no? So, yan. Nakikita rin ako dito na success pagdating sa ano, sa career. May nakikita rin akong stability pagdating sa kabuhayan, sa pera, no? Isa yan sa mga blessings na matatanggap ninyo, Capricorn. Yung iba sa inyo dito, magkakaroon kayo ng ano,
opportunity na makapag-travel, no? Abroad ha, no? Iba sa inyo. Yung iba, kung lately, palagi ninyong pinipilit pagkasyahin yung pera ninyo ngayong May, no? Makakaluwag na kayo. Magkakaroon kayo ng extra, okay? Hindi na siya kagaya nung mga nakaraan na talagang hindi ka pwedeng malaglagan ng piso. Kumbaga, parang saktong-sakto lang. Pero itong May, magkakaroon ka ng sobra, okay? So, yan. Iba sa inyo dyan. Hindi na kayo mahihirapang mag-budget kahit pa paano, no? So, iba sa inyo dito, makakaluwag kayo. Kung napaka-busy ninyo nung mga nakaraan, halos wala na kayong oras sa sarili ninyo, wala na kayong oras magpahinga or magkaroon ng happy-happy. No? Itong May, makakaluwag yung schedule ninyo, no? Maaari nyo magawa yung mga gusto nyo gawin nung sobrang busy pa kayo. Okay? So, magkakaroon kayo ng time. Iba sa inyo dito ay makakabawi na kayo sa tulog. No? Kung yung trabaho ninyo, night shift, baka itong May, maiba. Kumbaga, ito na yung chance ninyo magbawi sa tulog kasi mababago yung schedule ninyo. Pwedeng hindi na kayo panggabi, no? So, makaka-recover na yung katawan nyo, makaka-recover na kayo sa puyat, no? Kahit pa paano, makapahinga man lang, ma-refresh yung mga mata ninyo, yung mga eye bags ninyo, okay? So, yan, magkakaroon kayo ng time para makapag-isip-isip yung iba dito. To. Magkakaroon kayo ngayon ng opportunity na makapagmuni-muni yung mga bagay na dapat ninyong pag-iisipan or kung meron man kayo importanteng bagay na pinag-iisipan, no? Yung iba sa inyo dito, malapit nyo nang ma-achieve yung success ninyo, ayan, malapit na yung completion. So, this May, maaaring ma-achieve nyo na yan, no? So, congratulations dahil hindi kayo bumigay, hindi kayo sumuko dito kahit pagod na kayo, kahit bugbog na kayo, no? Kung ano man yung bagay na yan. Ito na yung completion, itong May, no? Ito, yan na yung yan na yung reward, no? Na kumbaga, narating nyo na yung finish line. Okay? So, yan. Tingnan naman natin yung advice or closing message ng angels para sa inyo. So, ito. Sinasabi nung angels mo na there is something better para sa iyo. Okay? So, no need to worry kung meron ka mang napalagpas or kahit na anong gawin mo, hindi umubra. Kung ano man yung bagay na yan, no? So, meron may. Mapatao man yan or hindi, sinasabi ng angels mo na merong nakalaan na mas maganda para sa iyo, okay? So, kung na-appreciate mo to, nagustuhan mo, don't forget to comment, like, and share. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. Pakitap na rin yung bell icon at I wish you all the best. Kita-kits sa ating next reading.